Ang booster pump nito ay maliit pero automatic. 400 watts ito or just a little over half a horsepower. It has a mini pressure tank with pressure switch and a water flow sensor. Ang auto shut off nito ay controlled by electronics. Sabi ng manufacturer, intelligent daw ito. Pero meron kayong dapat malaman sa mga mumurahing automatic booster pump tulad nito. Una sa lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel para suportahan ito. You may also join this channel as a member to avail of exclusive perks like priority in comments reply and early access or exclusive access to some videos for members only. You can also help fund some projects here by sharing Super Tanks. Magugulat kayo sa presyo nito, nasa 2,739 pesos lang. Sa dami ng ganitong klase na booster pump na binenta sa mga online selling platforms, malilito ka kung ano yung bibilhin. In my case, I usually read reviews with S, meaning maraming reviews babasahin ko di lang mula sa isang buyer. And so far, kunti lang ang negatibo na feedback, kung kaya't nag-decide ako na ito na ang tinadhana sa bahay ko. Dahil during the 4-4 sale ko to nabili, ang nabayaran ko na lang mula 2,700 pesos minus discount vouchers and coins ay nasa 2,300 pesos na lang. Ang brand nito ay J-Yuan, nakasulat dito, J-Yuan Intelligent Self-Priming. May sukat ito na about 9 inches ang height at saka about 10 inches naman yung haba nito. Ang timbang nito ay nasa about 6.5 kilos. 220 volts ang input nito at designed ito to operate on a 50 hertz electrical system. Sabi ng mga experts, based on my readings, a 50 hertz motor running on a 60 hertz may result to overloading the motor kasi tatakbo ng mabilis by about 20% ang motor. So in the long run, mag-overheat ang motor at di na tatakbo. Pero again, based doon sa mga reviews na nabasa ko, wala namang nagsabi na nagka-problema itong pump. So, to try is to believe. So, let's do it. Ang maximum lift ng pump ay nasa 35 meters, pero ang nakasulat dito is 40 meters. Ibig sabihin, kaya niya itulak ang tubig hanggang 35 meters ang height, so kaya ang second floor nito. On the other hand, ang maximum suction naman niya ay nasa 9 meters. Ibig sabihin naman ay kaya nitong maghigop ng tubig mula sa source sa layo na 9 meters. Itong 9 meters is measured from the pump down to the water surface. So yung 9 meters is about 29 feet. So kaya nito ang shallow well nasa 20 to 25 feet tulad ng aking puso. So subukan ko ito later. Ang maximum flow rate naman ay nasa 2.6 cubic meters per hour according to the seller's page. Pero nakasulat dito again, it's 2.8 cubic meters per hour. Ito yung dami ng tubig na kaya niyang i-transfer. Ito yung inlet ng pump, bali dito papasok ang tubig. At ito naman ang outlet niya or palabas papunta sa bahay natin o faucet. So both inlet at saka outlet ay nasa 1 inch ang size. May kasali naman itong adapter na 1 inch to 1/2, so tamang-tama to para sa bahay natin, para sa ating pipe system. At mayroong tubig pa dito. So, tinitest ito ng seller. That's better. Para hindi tayo magkakaproblema. Ito'y self-priming pump. So, you need to put water first into its priming port. Ito yung priming port niya para mawala yung hangin sa loob ng pump. Sabi ng manufacturer, the pump is made of cast iron and copper. All copper yung motor nito at saka naman at saka stainless steel naman yung motor shaft niya at brass yung impeller.
May apat ito na butas dito sa kanyang base para to i-bolt natin siya sa floor. Ito naman yung pressure tank niya. Walang masyadong details about sa tank kung diaphragm or bladder ba ito. Nakalagay lang dito yung bawal sign. It says, don't open. Okay, so dapat hindi mo i-open to kasi pressure tank to. May pressure, pag i-open mo to, sira agad. So kung walang tubig na dumadaloy, mag-on and off tong motor. Yung flow rate switch niya ay andito. Ito yung flow rate switch. Pwede rin may gumagamit ng tubig pero naka-off yung motor dahil meron itong pressure tank. So, nakaka-save tayo ng kuryente. Ito yung reason kung bakit mas maganda kung ang ating pump ay may pressure tank. We can extend the life of the pump kasi di siya palaging umaandar. And the pressure switch is here. Ito, may linya siya. Kung merong dumadaloy na tubig, mag-iilaw tong water flow indicator light dito. Kung walang water flow, magpa-flash ang light. Sa kabila naman, ito ang pressure indicator light. Kung kulang ang pressure niya sa startup, iilaw ito. At dito naman yung kanyang electronic circuit board. Binuksan ko ito kanina. Ang nakita ko ay isang usual na power capacitor. At yung circuit board niya ay ang switching circuit ng pump. It uses a triac, a kind of transistor that handles large voltage. In conjunction with the water flow switch and the pressure sensor, it can do some switching automation that makes it intelligent. Sabi ng manufacturer, ito ay merong overload protection and machine fault protection. Walang masyadong detalye about it. May nakalagay dito na instruction, scan the QR code for maintenance. Pero di naman ma-open yung site ng ma-scan at ma-open ko ang QR code kanina. Meron itong exhaust para mapalabas ang init ng motor. Plastic lang yung exhaust fan niya na nasa loob. Sa kabila naman, meron itong drainage outlet. Dito, kung gusto natin ayusin ang pump, i-open natin ito para ma-drain natin ang tubig na natira pa sa loob. So, ito yung pump head. Andito yung sa loob ang impeller. At sa kabila naman yung exhaust. Sa loob ng pump na ito ay merong mga check valves para yung tubig sa outlet side di nababalik dito sa pump while meron namang sa inlet side nito. Yung electrical plug nito ay 10 amperes at type I. Ito ang plug na karaniwang ginagamit sa China, so kailangan natin ng gumamit ng adapter para dito. Dito naman sa aking kitchen sink, dati meron itong booster pump, yung demand pump as shown in this video here. Pero nasira siya. So ginawa ko, inayos ko. Ang sira niya ay isang capacitor. So pinagitan ko at umandar ulit. Pero after few weeks, nasira ulit. So tiningnan ko, nag-stop yung ano niya, impeller, hindi na umiikot. So, ang problema talaga yung motor na mismo. So, yung rotor niya, nag-stuck naman, so hindi na siya umiikot. But anyway, kung paano papalitan ng capacitor ng water pump, check this video also here. So, ito, pag wala siyang pump, ganito lang daloy ng tubig niya. So, hindi siya talaga malakas. So, kailangan mo lagyan, ito na yung pinakamalakas actually. May mga times sa isang araw na talagang halos walang dumadaloy na tubig or wala talaga tubig na dumadaloy. Pero sa ibang faucet naman, meron, lalo na doon sa CR. So ito ang pump, nilagay ko muna dito under the kitchen sink. Testing na natin to as a demand pump siya, kung ano yung performance siya. But later on, i-transfer ko to doon mismo sa service
line after the water meter. Titingnan natin kung anong mangyayari dito. Yeah, na-install ko na yung mga fittings, yung mga hoses to the pump. Now, ito na yung daloy ng tubig niya. Temporarily, naka-off pa yung pump. Yan ang daloy ng tubig. Hindi pa nag-on yung pump. Yan siya. Now, i-try natin i-on ang pump. May switch dito. Okay. Yun ang pump. Naka-una ang pump. Naka-green na yung dalawa. At ito na yung daloy ng tubig. Oh. Medyo may ano siya. Talagang may diferensya. You see that? Lakas na. So, it's good for under our kitchen sink. So, para din siyang demand pump, magagamit natin to as demand pump. Maliit lang kasi siya, 400 watts lang, about 0.5 horsepower. So, yan ang daloy ng tubig niya. Okay, nag-off siya. Okay. Isa lang yung dalawa kasing hoses ng ano ko, faucet ko. Isa lang yung dumaan doon sa pump. So yan na ang hose na dumaan sa pump. Tumalakas siya. Pag i-off natin ang tubig sa faucet, automatic nag-off din yung pump. The noise level of this booster pump is at around 76 decibels or an equivalent of busy traffic. Imagine mo na lang na nasa gitna ka ng kalsada at you can hear the noise of every passing vehicle. Kung nasa kusina ka, the noise is really noticeable, but if nasa more than 5 meters ka na, medyo tame na ang noise. Siguro pag nasa labas na ito, mababaw na ang noise nito sa ambient sounds. Itong flow rate sensor, ang function nito ay magde-detect siya kung merong tubig na papasok o papalabas. Ang usually ginawa na natin is papatayin natin yung faucet, so automatic siyang nag-off ang pump, papalabas yun. Subukan naman natin na yung tubig na papasok sa pump ang mawala habang umaandar yung pump at dumadalo yung tubig sa faucet. Try natin. Okay, then papatayin ko yung input ng tubig. Nag-off siya, pero nag-on ulit. Okay. At saka naka-green dito. Hindi siya nag-stop. Tingnan natin. Walang tubig na dumadalo ay papasok sa pump, umaandar pa rin yung pump. I-on ko ulit tong valve dito. I-open ko ulit tong valve dito para may tubig na papasok. Okay. So, nawala yung ilaw sa pressure indicator light. Ang ibig sabihin ng nawala yung ilaw dito sa pressure indicator light ay nag-stabilize yung pressure niya. Again, off natin ang valve sa input. Okay, patay siya pero bumalik siya, umander ulit siya. Hindi ko alam kung anong explanation nito. And that was not good kasi kung ilagay natin to sa labas, then habang naliligo ako, pero biglang mawala yung supply mula sa aming not so ever reliable fill-in wastewater distributor, aandar pa rin ito sa labas. At kung hindi agad ma-turn off ang pump na umaandar pa rin kahit walang tubig o ang tinatawag nating dry running, masisira itong pump. As far as the performance of the mini pressure tank, observahan nyo ito. Malakas pa rin yung daloy niya, pero hindi umandar yung
water pump again. So the mini pressure tank works. So let's try again. Titingnan natin, subukan natin hanggang aandar ulit yung pump kung ilang segundo ba. So meron siyang kunting seconds na hindi umandar yung water pump, pero malakas pa rin yung daloy ng tubig dahil sa pressure na nasa mini pressure tank. Kaso lang, just very very short. Although, at the end of the month, it will add up. So, meron kang siguro konting nasa-save sa babayarin ng kuryente. At first, yun ang akala ko na katulad ito sa mga regular pressure tanks. Pero nakita ko yung video ng mga experts na nagdi-discuss about one of the leading brands, matatag na brand ng water pump, yung Grand Foss. They're talking about the one of the models ng water pumps ng Grand Foss, yung may maliit din na pressure tank tulad nito. Pero sinabi ng mga experts, the small tank is not used to store water or air pressure katulad ng mga regular pressure tank. But the purpose of the small tank here is para siyang shock absorber ng water hammer. Ano ba yung water hammer? Yung water hammer ay isang natural occurrence na ating piping system. Kung biglang mag-off ka sa faucet, di ba? Tutunog yung pipe. Na-experience nyo yan, di ba? Yung water hammer is caused by the sudden increase or decrease of the pressure sa pipe. Kaya ganun siya. And tinawag siya na water hammer kasi parang minartilyo yung pipe. And this damages the piping system sa mga pipes natin. Kaya dapat itong pigilan or ma-prevent siya para hindi masira yung pipes natin. So ito yung purpose ng maliit na pressure tank here. And I believe so because sa experience ko, parang wala talaga. Hindi mo mapifeel na mayroong pressure na natitira sa tank once ma-off yung pump. Diba? So, based on my experiments, kunti lang yung few seconds lang na hindi under yung pump at medyo malakas pa yung water flow, yung water pressure. Pero 1 to 2 seconds lang yun. Sandali lang. Kaya, I don't know kung ako lang ba ang naniniwala na dito, dati, na ito ay katulad ng mga regular pressure tank. And wait, here's more bad experience. May leaking lang ako, kaya kailangan kong i-fix to. Okay, may leakage ako eh. So wala dito. Okay, kung meron man, kunti lang. Wala lang, lalong wala dito na leak. Pero yung leak niya ay andito sa baba. Oh. See that? Ang ginawa ko, I tighten this bolt here. Tatlo to siya, ito, dito. At saka na-discover ko na medyo maluwag talaga siya. Maluwag ng konti. Then, tubig ito eh. Kailangan mo talagang very tight yan. Otherwise, tutulo talagang tubig eh. At tingnan natin kung meron pa ba. Meron pang konti. See that? Hinugutan ko na tong mga nuts dito. Ito. Ginimitan ko ng power drill screw driver. Pero meron na namang tumulo at dito siya galing. Dito. At mula dito siya. Ito. Ito naman parang hindi nalagyan ng teflon. Itong water flow switch, tingnan nyo, maluwag siya dito. Kaya dito duman yung tubig.
wala namang nilagay na kahit Teflon lang, kala nila mag-fit. Eh, hindi eh. Kahit may gasket pa to dito. Ito, may gasket to eh. Oh, may gasket ring siya. Pero dumaan pa rin yung tubig. So, lalagyan ko na lang ng Teflon just in case kung pwede kaya. Wala na ang tulo dito. Totally na-stop na siya. Pero sa baba, may nakita kong punti lang na ano. Drops ito. Tama? Kunti na lang. Siguro, kunting hugot lang dito ng kanyang buhok. Makakayos na yan. Meron pa rin itong leaks at nakita ko dito sa side sa kanyang out, medyo may leak pa rin dito. Oh, tubig. Tsaka doon din sa inlet niya, meron din. So, hinahanap ko yung problema. At nahanap ko yung source ng problema. Itong dalawang cap nito, ito yung cover ng inlet saka outlet. Tinanggal ko to sa inlet and outlet at saka pinalitan ko ng adapter or reducer from 1 inch to 1/2. Then, bakit tumutulo pa rin yung inlet and outlet? Kasi pala, tinignan ko mabuti siya. Meron pa tong ring. Ito. Meron pala siyang ring. At saka itong ring na to, ito yung nag-prevent ng leak. Hindi ko to nalagay doon sa kanyang adapter or reducer. So ito na. Ilalagay natin itong gasket ring. So, wala na. Not a single leak dito. Wala na rin. So, uga-uga. Dry na dry. Okay. So, probably, yun lang ang problema. Hopefully, patayin mo natin. After a few more days, bumalik naman ulit yung mga leaks. In short, yung leaks pa transfer lang sa iba't ibang butas dito na hinahanap ng tubig. I tried buying these fittings here at saka ito. Baka sakali ma-prevent yung leak. Pero, meron pa rin leak. Dito sa input, sa inlet niya wala kasi may hinang pressure. Pero, dito sa outlet niya, kahit nilagay ko pa to, ganun pa rin siya. May ano pa rin, lumalabas pa rin dito na tubig. At saka, meron na rin dito sa kanyang priming port. So talaga, wala pa solusyon na nakita ko for this for now. So I surrender temporarily. The first day I noticed the leaks, I had informed the seller agad, and from time to time ina-update ko sila sa iba pang problema. Pero di ko agad ito sinuli, hoping that I could find solution to it, pero wala eh. So I'm trying to return this to the seller, kaso lang medyo malabo kasi lagpas na sa return policy ng Lazada. For a pump like this, 7 days lang yung binibigay na period para ma-return mo ang mga defective items. Unlike other gadgets na aabot ng 1 month, dapat 1 month ito kasi for a pump, di mo talaga malalaman agad yung problema niya unless you're going to use it extensively for over a period of time. Anyway, maghanap lang ako ng ibang solusyon kung di ko talaga to masusuli ang pump. Ito yung mga issues ng pump na ito at maybe true to all other pumps na of this type, of this kind, ganitong klase. Una, the noise is significant kung ilagay mo to under the kitchen sink kasi parang na-amplify yung noise. Pangalawa, which is very important, hindi gumagana yung auto shut off niya kung walang tubig na pumapasok dito sa inlet niya. Pangatlo, yung mini pressure tank is not the usual pressure tank. And the last but not the least,
yung mga leaks. Leaks are all over from one hole to another. Pa-transfer-transfer lang. Henceforth, di ko na tinuloy yung pag-test nito sa labas ng bahay. Sana para matest ko makasupply ito sa buong bahay. Abot ang second floor. And also, hindi ko na rin tinuloy yung pag-test nito sa aking puso. I'll update this video soon as I can. Daghang salamat.